guys, welcome back to my channel. At ito na nga ang pinapangako ko, isang buwan na ata, na review ko sa Skin Potions. Powder Velvet Tints. O, diba, binili ko pa sa kanilang box para maipagmayabang sa inyo na we are invited dun sa Skin Potions event. I know, sabi ng iba ulit-ulit na ako, pero wala lang. Bakit? Bakit ba? May problema tayo dito? Charot, baka ulanin naman tayo ng mga taong mapanghusga. Hindi po ako mayabang. Slight lang. Okay, so yun na guys, ayaw ko na magpaligoy-ligoy pa. Ito yung technically hindi na bago, pero sige, bago. 1 month old. O, diba, taray. 1 month old na Dream Cream Powder Velvet Tints. Kung hindi nyo pa naririnig or hindi pa kayo nakakita ng reviews na, which I super doubt, these tints, guys, are curated para mag-create ng isang buong makeup look. So, technically, yes, tamang pagka-gets nyo, pwede siya sa eyes, sa cheeks, and then sa lips. Kumbaga, alam yung umuuso na clay blush, parang ganun siya, pero instead of like a blush na actual na yung tube, ganun, na cream talaga, this one, parang liquid lipstick ang kanyang texture. Anyways, pakita ko naman sa inyo later. But for now, ito yung kanyang tura. It says na dream on with these tints on. Yes, I'm gonna dream talaga dahil marami tayong pangarap na kailangan abutin at kayo din dapat, okay? And meron siyang paganyan na susuot ko pa ba? Basta ganyan. Perfect! Nagulo ang hair. May binigay rin silang stickers, guys, na obviously nakuha ko ng isa, nilay ko sa laptop. Tapos, meron din siyang nakalagay na thank you letter, camera bomb bomb, and of course, ito na yung details about the product. Sorry, doon ako tumitingin. Ang monitor, alam nyo na yan. Okay, so it says, this formula is so versatile. A little goes a long way, which is basta, makikita nyo later, totoo to, kasi hindi ito yung first time na nagamit ko sila. Okay, so how to use muna, guys. Papakita ko sa inyo ang kanyang how to use. Sana mag-focus. Ang claims niya, you can go from a natural to full glam. This is your new best friend. Yes, totoo yan. Okay. Okay, so bago pa man ang lahat, hindi ko alam kung narinig nyo na rin, pero it says that this is comparable to the Peripera Airy Ink Velvet, which happened to be one of my favorite lip tints din. So if gusto yung makita yung detailed review ko about this, you can check the I button here. Meron akong review. Ayun. Hey guys, I know you know the drill dahil 1 month late tayo as usual. Ayan, i-compare natin itong mga tints na ito dito sa Peripera Ink Airy Velvet in terms of consistency, color, payoff, and everything. But before that, let's proceed muna sa swatches dahil alam ko naman yun ang hinihintay nyo. Ano? So, enter. Thank you.
done with the swatches. Ang next natin, guys, of course, kompleto pa ba ang Shena reviews kung wala tayong panglalait sa packaging? Tsaka, hindi panglalait, critic. Ayan. So, ganito lang tsaka niya, guys. It comes with this box. Diba? Nahihirapan sa English. One thing na super nagustuhan ko, guys, kasi technical ako sa packaging, alam nyo yan, is bukod sa description ng product and what's in the box, makikita nyo dito, ha, as in pinagkasya talaga nila, meron talagang nakalagay na ingredients. Kompleto yan. Ingredients. May barcode, I think, para makita mo, papunta ka sa site nila, hindi ko pa na-try. And, meron ding mga social media accounts ng Skin Potions where you can check yung paano gamitin yung product and all. Kasi yun ang wala dito, yung directions, kung paano siya gamitin. And also, nakalagay dito yung fit yours. Yun, yung parang claims ng kanyang products, which is cruelty-free and also once opened, good for 24 months. Meron pang mapa ng Pilipinas, which, sige, huli on cam. And lastly, guys, one tube contains 6 ml of product. Ayan, so marami-rami na kasiya kasi ang standard 3 ml, I think, sa liquid lipsticks. Pero hindi natin alam yun. Kasi hindi naman lahat ng liquid lipsticks sa mundo ay natry ko na. Ayun, guys. So, nag-clip muna ako kasi ang gala, ano? Ang gala-gala ng buhok. So, ina-examine ko. Hindi ko na kasi mahanap yung post na ginawa ng Skin Potions kung ano ang kapareho nitong Elf Light Rose. Pero, trinay ko, guys, na mag-experiment, mag-mix-mix. And, ang ending, guys, ang kapareho na shade ni Elf Light Rose is in between the shades Stella and Dylan. Kasi, ito, pink talaga. Ganyan kasi siya kapag nag-set. And then, Dylan is more on the orange side. And, gitna siya ni Elf Light Rose. Wala siyang exact na dupe. Ayun. So, kung may budget kayo, o di, go for the two. Pero, mas mahal, syempre. But still, you have two products, di ba? Sorry. But anyways, try ko ipakita sa inyo yung kanyang itsura para hindi nyo sinasabing modus ako dito. Ayan. So, this is Elf Light Rose. Ito naman is Stella. Tapos, this one is Dylan. Okay. Ngayon, guys, makikita nyo, para tayong ano dito, nag-o shopping. Kapag kukuha ko ng product and then i-blend ko siya, hindi siya ganun ka-pigmented. Kita nyo? Ganyan na siya. As in, yan na yung kanyang may aalay. While, ito namang Stella, pag blend mo siya, actually Skin Potions, lahat ng formula, tignan nyo, sobrang opaque pa din ng product. As in, hindi siya parang tinipid, ganun. Ito kasi parang, biten. Ito parang masaya ka, ganun. Na-reach mo yung spot. Yon. And then, pag blend mo, diba, meron pa siyang mabubuga, girl. There's more. Pak. Oh, diba? Feeling ko pag blend ko to, kaya niya pang maging body paint. Ganon. Pero, oh, ayan, syempre. And then, lastly, yung Dylan. Tanan. Ayan, diba? Super bright orange. Kahit yung mga light-light, lumalaban pa din. And, pag minix mo yan, guys, I think is the combination of Elf Light Rose. Ayan. Diba magkalapit sila? Diba? Agree naman kayo. Sumagot kayo. Diba? Basta. Kunwari na lang. Maniwala na lang kayo. Kung hindi kayo agree, bumili kayo ng shade. Sige. Sige. Kayo lang gumawa. Joke lang. Okay. Anyways, yan ang ating gagawin sa aking face. So, gaya nang sabi ko, guys, wala akong suot na makeup. Kilay lang. And then, basta mga eyes. Kaya may bam-bam. Okay, but first of all, ito na, tested ko na to. So, sabihin ko na sa inyo, kapag dry ang yung skin, sobrang hirap niya i-blend. As in, sobrang hirap niya talaga i-blend. So, better, mag-moisturize muna kayo or mga mist kasi, kinain ko, girl. And then, spread ko lang. Para lang mayroong kakapitan or mas madali lang i-blend yung product. Especially dito sa cheeks, guys, kasi sobrang fast talaga. Mas mabilis pa siya sa inflation rate. Nasaan yung gawin natin yan in 1 minute or as fast as possible. Dahil sinabi ng Skin Potions ano na ma-achieve mo daw ang 1 minute challenge with this thing. So let us see. Ayan. So blend, pack. And then lips mo na syempre. See? That's easy to blend. And then, guys, tignan nyo ha. Yan na lang mismo ang gamitin ko. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my God. Naka-on ba ang aking timer? And then, ito lang din. Same lang. Girl, ang lala. Grabing pigmentation naman ito. Kasi ito yung aking itsura. Wala akong binago, promise. Binawasan ko lang yung aking eyeshadow. Ayan. Medyo makapal, ano. Pero dahil sa lights,
nabawasan. Pero kaya ko nung umarang ganito naman. Ano? Like... Anyways, ayun guys, ang kanyang itsura. Eh, tignan nyo naman, meron pa ng tira na product dito sa aking kamay. So, it shows na a little goes a long way. And nakita nyo makina guys, parang siguro sabi mo 2 dots per product. So, in total, 4 dots. And tapos ka na yung full face ko. Ayun na siya, diba? Sobrang ganda ng dating. Like, kunwari, may pupuntahan ka lang and andyan yung tricycle. Or sige, grab para sa shawl, ano. Magandang pang agad-agad na ano siya, na pampaganda, ganun. And the good thing about this is hindi siya oily kapag nagsettles. Parang nagset siya as powder, ganun. The only thing na napansin ko guys, dun sa aking lips, na I wish nakikita nyo ano, hindi niya na-cover lahat, obviously, kasi finger lang ginamit natin. And ito yung product na hindi pwede sa dry ang skin kasi nagsisettle siya sa aking mga dry patches. Very obvious. And then, sa cheeks ko naman, wala akong issues sa kanya. The only thing na napansin ko, hindi siya compatible kapag naglagay ka ng foundation under or cushion, yung super face cushion. Sa review ko guys, nandun lahat, as in hindi siya compatible, parang nagbubukbok yung peg, hindi compatible yung kanilang formula, I think. So doon ko na conclude na not good for dry skin or anything matte ang base, so kailangan moisturize. So I think ayun lang dun sa application, di ba, 1 minute challenge, sobrang apo-apura tayo. And by the way guys, hindi ko na mention, ganito pala yung itsura ng mismong product, very sleek, sobrang ganda ng presentation, I like it, very minimalist, straight up, nandyan yung shade niya. And then, this one, skin potions. The only thing na ayoko, yun na nga guys, nasa box lahat ng details. Ayun, gusto ko pa rin. And talagang meron siyang nakalagay na expiration date. At least, di ba, natira yun doon sa tube. Para alam din natin kung hanggang kailan pa yung viability ng product. Anyways, guys, start na tayo ng wear test natin. So, the time now is 11:32 in the morning. So, mahaba bang araw natin. Super magagamit na ma-wear test natin ito, guys. Kasi magluluto ka para sa birthday ng aking pinsan. Okay? So, yun lang. See you again later para sa ating next check-in. Bye-bye! Hello guys! Ayan, sobrang lapit ko. Sorry. So, the time now is 2:39 ng hapon. So, ito yung tsura ng aking pagmumuka. Obviously, ngayon kasi yung balat ko na talaga, hindi na magbabago yon. Maganda lang kasi yung lighting. Kaya mukha siyang perfect. Ayun. But, ito na yung aking eyeshadow. Maayos na siya. And then, doon naman sa my cheeks, guys, kitang-kita talaga na meron akong blush on. Ayan. Medyo nag-tone down siya kasi nag-oil up ako. Tapos, mabilis lang siya mabura din. Kita pa din naman siya. So, not an issue. Pero 3 hours pa lang naman kasi... Lala kayo. Sorry. And then, sa lips, guys, ayan. So, yung Karina, ito yung tinutukoy ko sa dry patch. Sobrang... super rapid. Ayan siya. Pero, hindi naman siya ganun kalala. And hindi ko pala nasabi kanina guys, nung nag-check out ako ng check-in pala ng time, dinamihan ko lang, parang finill in ko yung buong lips ko para bongga na. And mas okay. Hindi pa ako makain, wala pa akong meal, pero kakain ako ngayon. And then I'll update yun na lang later kasi marami pa akong gagawin. So, ayun. Bye-bye! Hello guys, mag-check-in na ako. The time now is, 5:09 ng hapon. Okay, so as you can see guys, sobrang oily ko na dahil... ang dami kong ginawa din naman as in. And tignan nyo ha yung face ko ng mabuti. Okay, gets ko, oily siya. Pero dito sa cheeks, meron pang blush. Obvious na pink ako. Pero hindi na siya ganun ka-even. Dito halos na wala. Kasi nagpapawis ako guys. And ganyan ako magtanggal ng pawis. So nare-remove siya. But yung nag-oil up na part, in fairness naman, nandyan pa din siya. So, parang pasado pa din sa akin. Feeling ko kapag mag-retouch ako, mag-work pa din. Yung sa eyes ko naman, guys, grabe. Alam, yung eyes ko kasi hindi siya ganun ka-oily. Tignan nyo, yan na lang ang awkward tignan na yan na lang yung pink na pink sa aking face. Pero, okay lang yan. Gawin na lang natin, i-buwasan natin ang bahagya ng slight and then mag-retouch later. Dun sa lips ko, guys, obviously, wala na yes. Yun yung isang nakita kong cons. Hindi siya long-lasting as a lip tint or liquid lipstick. Doon na naig ang peripera for me dahil yung peripera, it stains. Ito, hindi siya nagsistain. Knowing na Stella yung ginamit ko and kapag nag-set siya, medyo dark pink naman, ganun, guys. Pero, ayan, wala nang natira. And I can see na hindi din siya ganun nag-stain. Siguro stain na konting hint of pink. Pero, parang, although okay naman tignan yung lips ko, pero hindi siya like yung mapula-pula, gaya nung kanina. So, ayun lang guys ang aking update. I'll be back later. Siguro last check-in ko na yun and my final thoughts na talaga. Bye-bye! Hello guys, I'm back. So, the time now is 10:47 na ng gabi. I know, sobrang haba ng time, like 5 hours na yung lumipas, going 6, ganyan. And ito rin yung aking mukha.
As you guys can see, lalapit ko kayo. Ayan, yung aking eyelid color. Tignan nyo kahit ganyan-ganyan ko. Hindi na siya talaga natitibag. Kasi hindi ganon ka-oily yung lids ko. Pero sa cheeks ko, guys, talagang halos wala na siya. Oh, hindi mo na talaga mapapansin. But, if you look closer, or actually in person, sorry, medyo magulo. But you look in person, talagang meron pa ding flush of color, pero hindi na kayang i-pick up ng camera or kapag malayo ka. For me, I think, ano, hindi na din ako masaya sa ganyang type ng blush. Kasi ako talaga yung super blush on, kung blush on, pakak, ganun. Yung lips ko, talagang wala na, hindi na rin ako nag-retouch kanina with the same product. Ano na to, lip potion, ay lip potions. Sugar Dolls PH na lip tint. Where is that? Ayun guys, yung Sugar Dolls PH, yung in the shade, ano ba ito? Red Velvet. Okay. Wala, shinare ko lang naman kasi naganda na ako sa color na yan. Anyways, kapag sa lips kasi guys, hindi ako masyadong nag-realize sa mga velvety tints. Although yung peri-peri na gustuhan ko siya dahil, sorry, pwedeng ganito na lang tayo mag-check out para masaya, ganun. Hindi, kasi isi-set up ko pa yung lights, eh, pwede mo tayo mag-checkahan ng ganitong keme bar sa lang. Ayun, so ayaw ko lang kasi guys sa peri-peri, parang less yung pigmentation, hindi siya ganun ka-opaque. So, pag ilalay ko siya sa lips ko, especially Elf Light Rose, hindi niya ganun na-cover or basta, kita, visible pa rin yung anong tawag dito, perimeters. Basta yung outer part ng aking, yung rim ng aking lips. While dito sa skin potions, talagang super opaque niya. Especially yung darker shades, Harper and Stella, I think. And one thing na unang mapapansin nyo guys, kapag i-compare nyo yung dalawa, of course, is always yung price point. Yung price ng peri-pera, ito ha, in general, like from my carry store hanggang sa malls, nasa 300 to 400 pesos yan. But yung skin potions only retails for 249 pesos, which is a good price. Okay na yun kasi nasa 200-300 range. So yun yung mga normal na product. And knowing na one product is pwede sa tatlong applications like lids, cheeks, and then lips. So doon guys, speaking of that, gusto ko siya kasi, kaya sinasabi ko, nire-review ko pa din. Kasi on the go, talagang literal yung 1 minute na makeup challenge ng skin potions, kaya mo talagang i-achieve yun. Yun nga lang guys, nakita nyo naman, ang napansin ko, maganda ang capping niya sa skin, especially my lids and cheeks. Pero sa lips, talagang hindi ito yung pinaka-long lasting na tint na na-try ko. Doon pa rin ako sa peripera pagdating doon sa longevity niya. Kasi yung peripera I like, excuse me, sorry. Yung peri-peri, I like na it stains. Kasi yung stain talaga yung natitirang color na kahit kumain ka ng oily food or anything, talagang may contact sa lips mo, ano. Including kissing, alam nyo na yan, etc., etc. Ayun, magsistay pa din, kaya hindi hassle na retouch-retouch, parang feeling mo fresh ka pa din, ganun. So, yun lang naman sa longevity, and ang tatagalin niya siguro sa lips, actually, once na kumain ka, or uminom ka ng tubig, or coffee, talagang natatanggal na siya, kaya I don't recommend for the lips. Also, isang con pala na nakita ko, guys. Actually, di ko alam kung con or pro ito. Pag in-apply mo siya, guys, it sets as another color. Minsan darker, kasi siguro depende sa skin tone, sa acidity ng balat. Pero sa friend ko naman, brighter yung ano niya, yung pag-set nung tint na ito. Pero siguro maging pro yon, kasi kapag gamit mo siya all-in-one sa buong face mo, hindi halata na, alam mo, nagmadali ka ng isang product lang ginamit mo. Pero ang con kasi nun, guys, medyo madadaya ka talaga. For example, isa lang yung gusto mong shade, tapos ito yung nabili mo, biglang hindi pala match sa'yo. And lastly, yung sa shade range, maganda lahat ng colors, as in bet na bet ko sila, except yung Brooklyn. But, ewan ko, parang Maybelline lang. Bakit? Hindi naman sabi na bash kong skin potion, pero I wish, sana gumawa na lang sila ng more on the plum na ano, na dream cream tint. Kaya yung orangey pa, na darker, para ma-flatter din yung mga women with darker skin tone. Ayun. Kasi yung Brooklyn, I'm not sure, sino bang gagamit ng Brooklyn? Nakita niyo ba yung swatch ko kanina? It feels weird to me. Tapos, trinay ko pa siyang iset. Ganun talaga yung color niya. But one pro, guys. Gusto ko yung shade range niya. Especially yung Scarlet, Dylan, and then Harper. Ayun. So, kung tatanungin nyo, anong best for fair, medium, and dark na skin tone? Yun, guys. Dylan being the lightest. Tapos, sunod is
si Scarlett and then Harper or Stella. Ayun. Pero either way, alam nyo, feeling ko, yung those three shades will suit all skin tones. And then yung Zoe, wag natin kakalimutan, maganda yung Zoe for the eyelids. Ha? Parang natural na ano lang, na mamula-mula. Ganun. Overall, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi siya okay sa lips ko, sobrang gusto ko pa din siya kasi sobrang na-amaze ako sa mga product na tipid, sulit, and a little goes a long way. Grabe. And alam nyo, the first time na natry ko tong product na to, parang nawala yung hype or want ko na magkaroon ng clay blush. Kasi if I were you, kung nagde-decide kayo kung bibili kayo ng product na to or yung sumisikat na clay blush na alam nyo na, or marami pang actually clay blushes from different brands, consider nyo din itong Skin Potions na product na ito. I'm not even paid to say this, pero opinion ko lang talaga. Ayun, yung lang ang thoughts ko. So I think that's it, guys. Kung meron man kayong mga questions about this product, just comment down below and I wish talaga mahanap or makita natin siya para masagot natin, okay? Or you can ask me on my Instagram pages profile. Ayun. So yun lang, guys. Thank you so much for watching. I hope na enjoy nyo lahat ng information na kailangan nyo malaman dito sa ginamit ko today is nandiyan sa description box. So yun lang, guys. Thank you so much for watching and again, see you in my next one. Bye-bye!